Alright mga idol, magandang araw sa inyo. So ngayon natin gagawin tong babak, tatanggalan natin ang pintura. So gamit tong strip sol. So susubukan natin ha, kasi ano to eh, chrome plated tong ano. Pero tingin ko naman powder coat din to bago kinrome, bago tinubog sa chrome. So susubukan natin kung kakayanin itong strip sol. Kasi nga bakbak na yung ano nito eh. Ayan, so ayan nakita niya. Nagbakbak na yung pintura niya. So kailangan natin baklasin lahat bago natin maipasalang panibago ulit dun sa powder coating. Kasi hindi sila nag sa sandblast. So kailangan natin tanggalin muna yung original paint niya. Kasi pag pinasalang ulit natin ito nang hindi tinatanggal yung ano niya, baka bumitaw lang ulit kasi kamukha na ito. Yan, hindi na maganda yung ano niya. Baka pangit yung kalalabasan. So, subukan na lang muna natin baklasin yung pintura niya. So, ito lang gamit na strip salt. Tsaka pag gagamit kayo nito mga idol, gamit kayo ng gloves kasi napakakatin ito sobra. So ayan na, isita nyo, bumubula na siya. Isita nyo, ayan, tuklap na yung ano niya, chrome gold niya. Ang natira na lang pag tinanggal mo tayo, umangat na siya, di ba? Ayan, tanggal na yung chrome na coating niya, so yung silver na lang ang natira. Ngayon, pag nilagyan ulit natin yan, yan, di ba? Natanggal na yung chrome niya na ano, gold. Silver. After ng gold, silver. After ng silver, black. Kaso yung black, ang mukhang matagal, mahirap baklasin. Ayan, o. Kita nyo ba? Parang ang tibay niya. Ayan, okay na. Ayan. Tatanggal din na rin siya. Ayan o. Kita nyo na. Yan yung ilalim niya. So, yan na yung ano niya. Yung metal niya talaga. Kita nyo na yung silver na metal niya. Yan na yun. Ito yung silver pa to ng ano. First coating niya. Ay, second coating. So pag binakbak din natin to, itim ang kalalabasan nito. Ayan, kita nyo, itim na siya. So ganito lang pagtanggal ng ano mga idol, no, ng pintura. Babad nyo lang muna. Ayan, nakita nyo naman, kunti pa lang yung nilagay natin. So babara na natin to lahat. So ayan na yung pinakaano niya, pintura niya, yung silver. Wala nang pintura, yan yung pinakabakal niya, silver. So ito, yung coating lalang yung silver na yan after nung gold. So babarang ko lang lahat 'to para matuklap na. Tignan niya yung magiging reaction ng ano niya, pintura niya.
kumukulo na yung pintura niya. Ibig sabihin, tinatabla na siya na ganun lang kalambot yung chrome plated, no? So, ayun na siya. Pero bababad muna natin. Mamaya na natin. Unahin muna natin ito. Alright, ayan na siya mga idol. Ito na yung itsura pagkatapos nating tirahin ng Strepsol. Kaso hindi pa rin talaga siya natanggal lahat mga idol. So comment down below na lang kung may mga iba kayong technique, kung yung sa pagsososa mas maganda ba sosa kaysa sa Strepsol. Kasi alam ko sa sosa binababad lang yata tapos tanggal na, or hindi ko pa natatry yun, pero ito pa lang kasi natry ko. So ayan yung itsura niya. So man, hindi pa talaga siya solid na, hindi pa talaga natanggal lahat. So ulitin natin yun. So ayan, nandyan pa rin yung iba pero patuklap na rin. So uulitin lang natin ito. Bali, hinugasan ko na to mga idol ng tubig para matanggal na yung mga libag-libag. Bubuhusan uli natin ng ano, ng Strepsol yung mga hindi natuklap. So ayan natin to. Alright mga idol, so habang binubutburan ulit natin to ng Strepsol, shoutout muna tayo. Shoutout to Val Valdez, Eugene Villen, Boyet Diaz, Jam Tattoo Motovlog, PRT Racing, Bill Ivan Castillo, Mark Joseph Alterado, Leonard Poblete, Bundoy Whitey, Gabriel De La Cruz, Bornique TV, Paul Trottel PH, Dennis Ferrer, Roger Alfred Crisostomo, Sex Machine, Jamay Prime Esteban, Spreadarge Maku, John Chris Briones, John Rainer, Delran Binur, John Boy Tanan, Liu Liu, Richie Isabedra, Justin Luxon High, Sex Machine, Kenji 21, Albert Retardo, Joel Calic Makalawan, Clark Uy, Pota Loco. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyo. And ride safe lagi. Alright. G, oh my G mga idol. Ang hirap pala, bakla si Neto. Hindi lahat natatanggal yan. Ginamitan ko na ng mahiwagang steel wool. Kinuskus ko ng maigi. Ayan, medyo natanggal na siya. Eto, sobrang tigas. Kulang pa rin. Babaran pa rin natin yan. So, ayun mga idol, kung may iba kayong technique sa mabilis na pagtatanggal nito, bukod dito sa Strepsol, comment down below na lang mga idol. Kung para share, malaman na rin ng iba nating mga idol na kung paano mas madaling magbaklas ng pintura. Kasi ito, nahirapan talaga ako, ilang oras ko nang binabanatan to. So ayun pa lang, medyo ano, tiyagalan talaga mga idol, tiyagay mo talaga. Yun yung mahirap pagbabaklas ng pintura. Mas maganda kasi talaga kung nagsasandblast sila, kasi di mo na kailangan tanggalin yung pinturang yan. Sasandblastin lang nila yan, tanggal na yung mga pinturang yan. Ganun lang kadali pag nagtatanggal sila ng pintura pag may sandblast. Kaso nga wala,
no choice, kailangan natin gamitan ng paint, ano, stripper, paint remover. So kaysa naman dumayo pa tayo ng Taguig para ipasandas lang, so pakalayo, natamad akong bumiyahe. 2,000 years later. Idol, ayan, nakikita nyo na. So ito na yung finished product natin. Actually hindi pa talaga ito 100% malinis. Mayroon pa rin mga natitira, yung nakikita nyo. Sobrang hirap talaga mga kumbaga nakakatamad siyang ano, baklas na, kasi paglagay mong, pag nilagyan mo na dyan, yung iba natutuklap, yung iba ayaw, sobrang tigas, lalo na sa mga yan, sa mga singit-singit, so kailangan pa natin kutkutin yan, pero madali na lang yan. Ayan, so yung mga natitira talaga, hindi siya 100% natatanggal sa isang lagayan lang or tatlong lagayan. Kailangan talaga mabusisi yung pagtanggal ng pintura, mga idol. Ayan, tanyo ba? Pero okay na to, malapit na to sa katutukan. So, tsatsagayin ko na lang itong kutkutin yung mga natira sa gilid. So after nito, papasalang na natin to dun sa powder coating. So black na lang din siguro para mas madali siyang ibenta. Alright, so paano mga idol? Maraming salamat sa panonood. Welcome sa mga bagong subscribers. Maraming salamat sa inyo. At mga solid na viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang muna itong vlog na to. So siguro sa susunod na vlog, ipapasalang na natin to dun sa powder coating. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog.